What's up sa inyo mga idol? Dito ulit tayo sa panibagong episode ng Ride With Back. At ngayong araw na to ay i-share ko naman sa inyo kung paano mag tune up. Oh, tune up. Mag-tune up ng car. So, i-tune natin yung car. I-share ko sa inyo kung paano mag-tune. Factory specs, tapos yung mag-adjust case na at mga tips. Tara, simulan natin. At syempre, bago tayo magsimula mga sir, kailangan muna natin malaman kung bakit natin kailangan mag-tune ng car. So, gagawin lang natin to hindi dahil gusto natin. Dahil, unang-una, alamin natin yung problema ng ating carb. Kung ito ba yung mag-asa sa gasolina, kahit bagong tune-up, nasa specs naman na nasa tama naman yung bulb adjustment. At check nyo rin yung spark plug. Mas maganda mag-spark plug ready kayo para malaman nyo kung lean or rich yung air and fuel mixture. Pupugak-pugak. Yan, mga sintomas na pwede tayo mag-tune ng carb. At syempre, kailangan, bago tayo mag-tune ng carb, kailangan check mo muna kung maayos yung air filter o malinis yung air filter. Nakaka-apekto yung maruming air filter sa performance ng ating car. So bago nyo, check nyo muna lahat kung ano, spark plug read kayo para nyo kung paano i-adjust yung inyong air and fuel mixture. So umpisa natin mga sir. Okay. Ito yung carb natin. Ayan kung nakikita nyo. Ayan. Ayan. Ito yung carb natin. Kung mapapansin nyo itong butas na to, ito yung butas kung saan ka mag-adjust ng idle mixture screw. No, yung air fuel, pilot screw, air and fuel mixture mo, no? So, ito. Ayan. Kung mapapansin nyo, natatakpan kasi na itong bakal na to. Sa ilalim na ito, makikita yung mixture screw. Ayan, sa ilalim na itong bilog na to, makikita yung mixture screw. Madadaanin mo yung screw doon. Ayan, pag ganun. At makikita mo yung kulay brass. Mixture screw. So, ito, bago magsimula lahat, check nyo muna kung nasang side yung pilot screw. Ito yung buong carb, hati nyo sa gitna. Ito yung intake manifold. Tapos, ito yung air intake, banda doon. So, in case atin, nandito tayo banda sa side ng intake manifold. So, ibig sabihin na ito, fuel tong screw na to. Ito yung mag-release ng fuel. Kung ang screw nyo naman sa kabilang side, o sa side ng air intake, galing dun sa inyong air filter, no? Ibig sabihin, air yung inyong i-adjust dun. So, gas itong side na to, at air sa side na yon. So, isang screw lang to, no? At itong sa atin ngayon, inasa intake manifold, which is, pag hiluwagan mo to, ay magre-release siya ng gas. So, mas malaki yung amount na i-release niyang gas compare sa air. So, ayan, pasan na natin. So, check nyo muna kung saan banda yung ano nyo. Saan banda yung mixture screw. At dahil hindi natin malagyan ng ano, pwede nyo lagyan yung screw doon. Gagamit lang tayo ng flat screw ito. Na marker, in case na kung nakatanggal naman to, madali nyo malaman kung nakailang turn na kayo o naka full turn na kayo. Sa case ko, minsan kasi nalilito ako. Ito, makikita nyo yung screwdriver ko. May masking tape. Ayan. Which is kapantay nung tip nung dulo nung screwdriver. Ayan. Ayan. Ano yung mga sir? Para pag inikot ko ng ganyan, alalaman ko kung full turn, half turn, o kung anong ilang turn na ako, di ba? Ayan. O, yan lang yung basehan ko. Kasi mahirap na lagyan dun. So, ito. Isi-share ko sa inyo si na kahit di pinapaandar is yung ano, factory specs, no? Ayan, nilolocate ko lang yung mixture screw. Ayan. Bibilangin ko lang to pa-close, daan-daan lang. Kasi kung sumikip to, mag-stop na kayo kung kailan tumigil tong screw. Huwag nyo nang pilitin na i-close pa dahil masisira lang yung tip ng inyong pilot screw. So, i-close ko to, bibilangin ko kung ilan.
1. Up, nag-stop na siya dyan. So, mga 2 and 3 8 yun. Kasi, gano'n naman talaga yung specs na itong yung luwag ko ng carb which is factory specs. So, nasa ilalim na siya. Naka 2 and 3 8 turns tayo. So, ang gagawin naman natin ngayon is ibabalik natin siya para luwag naman siya. So, simula ako di sa pinakotok-tok para mas madaling ano. Yan. Luwagan ko. Which is, pag ito nakarating na ulit dito, may one full turn na tayo. O, naka-full turn na tayo. O, ito naman sa ilalim. Kung ito nasa ibabaw, eh, naka-ano na tayo. Full turn. At kung nasa ilalim naman to, eh, naka-half turn pa lang tayo. So, ayan. Magluluwag naman tayo. Okay, one. Two. Which is yung factory specs natin is 2 and 3 3-8 turns. So, ito turn pa siya natin ng 3-8. Ayan. So, naka 2 and 3-8 na siya. Start na natin yung motor. So, ayan, start na natin itong motor. E-rev natin, no? So, factory specs kasi na 2 and 3 8, nasa optimal na siya. Hindi na magdadagdag kasi yung mas gusto kong mixture, no? Dito tayo mag-adjust ng idle, no? May makikita ko yung screw dyan. Na medyo naharangan ng wire. Close is tataas yung ano nyo. Yung idle at luwag is bababa yung idle nyo. Paanda rin natin. So, ayan. I-adjust ko yung idle, tataasan ko siya. Clockwise, tataas siya. Ayan. Ayan. Okay na yan. Tsaka tayo mag-adjust dito sa ating idle screw mixture, no? O sa air fuel mixture natin. Gaya ng sinabi ko, bago kayo mag-adjust o mag-close ng screw, eh dapat bilangin nyo kung nakailang ikot kayo bago mag-close. So, ayan. Ilangin ulit natin. One. Ayan. Bumaba yung kanyang idle. Ibig sabihin, kulang yung fuel na inaano natin. Pa-close na tayo. Naubos na yung fuel. Kumunti yung supply ng fuel. Naka-isang turn na tayo. Pangalawang turn, namatay. Antayin lang natin na mag-close itong idle mix juice ko natin. Naka-two turns na tayo. Okay, nakaano na tayo, 2 and 3 turns. So yan, tumigil yung ating yung hihigpitan masyado dahil masisira yung tip ng mixture screw nyo. So ayan, ang gagawin naman natin ngayon is magluluwag tayo. Bila natin, pa factory specs, magsisimula tayo sa 2 and 3 8. So, 1, 2, 3, at 3-8. Yan. So, naka 2 and 3-8 na tayo yung turns. Start na natin yung motor. Kung mapapansin nyo, masyadong mataas yung idle natin. Tsaka naman tayo mag-a-adjust dito.
ito, may takip lang ito na rubber. Ito, may takip niya. Ayan. Tatanggalin nyo lang, hanapin nyo yung screw na makapansin nyo doon. So, mababaan natin ito. Check ko sa end light kasi yung engine yung binagbabasi ako. Ayan, so ito, para sa akin okay na itong ano na ito. Idle na ito. I-rev natin kung kinakapos ba siya sa hangin. Kung upugak pa siya, may problema. Hindi stable. So ayan, okay na. Okay, sa idle naman, dapat naka-on yung headlight nyo. Headlight on. Dapat nag-range sa 1,400 to 1,600 yung speed, yung RPM, ng motor nyo. Yun yung specs na kailangan natin ma-achieve. So, pang pinagana ko lang, mas maganda kung may tachometer kayo, mas madali yung ma-i-tune yung idle nyo. Pero depende sa inyo. Huwag naman yung sobrang babad, hindi kayo, hindi na pag tumigil kayo, halos mamatay na yung motor nyo. Yung tama na, hindi rin na sobrang taas dahil pag yung nag-idle kayo, lalo't pag ano, parang nahirapan yung engine. Lalo't pag yung lalo kayo sa mataas na RPM. So, 1,400 to 1,600 RPM revolution per minute ang kailangan speed, ang RPM na kailangan nyo sa idle, RPM nyo. Lalo na mag-tune guys sa mga stock motorcycle, mag-start kayo ng 23/8 kung palit kayo ng mga exhaust pipes. Read kayo. Lalo yung sa mga nagpalit ng ng pipe, no? Na na-encounter ng backfire. So, nabanggit ko doon kung ano yung klase ng backfire na kahit na iyan nyo. Kung putol-putol, maaaring doon lang yun na lalo pag na galing sa mataas na RPM at papunta kayo at magkoklose kayo ng throttle, yung putol-putol na popping sound, sabihin, maaaring maluwag lang yung gasket nyo o yung connection ng exhaust pipe nyo sa cylinder head o kaya may singaw yun yung pipe. Ganun lang yan. At kung yung popping sound naman ay malakas, yung paisa-isa na pag nag-close ka ng throttle, nang galing sa high RPM, close ka ng throttle, puputok siya, no? Mag-backfire siya ng sobrang lakas na parang barrel. Ibig sabihin, din yung inyong ano, din yung inyong mixture. So, dagdag kayo ng konting gas. So, ganun lang yon. Tune nyo yung carb. Ang the best talaga ba, okay, mag-tune ng carb is kailangan, alam nyo muna kung ano, bakit kayo mag-tune. Mag-spark plug read kayo, check nyo kung ano yung mixture nyo. Dahil doon yung madidetermine kung alin ba yung dapat mo i-adjust kung air ba o fuel. Well. So, ganun lang yun guys. Yung maduming air filter, nakaka-apekto sa performance ng carb natin. Diba ko mag-tune up, check nyo kung okay pa yung air filter nyo. Kung kailangan nyo linisan, kailangan nyo ng compressed air kasi bawal ba sa inyo air filter. Masisira yung mga elements nun ng air filter natin pag binasa nyo. Ang ganyan, ano, compressed air. So, almost 5 years na, wala pa akong nagiging diferensya sa carb nitong motor na to. Ang problema lang nito ay madumi. Makikita nyo yung handaan motor na sa loob na to, pero pag nakakuha ako ng chepo na sipag-sipagin ako eh, kakalasin ko itong buong motor at linisan ko inside and out. So, ayun lang guys, no? Dapat tandaan, bago kayo magagawa kayo ng adjustment, bago kayo mag-close ng mixture screw, bilangin nyo kung ilang turns, para kung sakaling magkalit, hindi nyo maitono yung carb nyo, pwede nyo ibalik sa dati kung sakaling nagsimula. Ganun lang yan kung bakit. Tsaka itong screw na to, ayan, makikita nyo, straight siya doon. Pwede rin kung accessible naman yung carb nyo, pwede nyo lagyan ng point doon sa isang tip nung sa tip nung inyong mixture screw para alam nyo kung naka full turn na kayo o half turn dahil minsan nakakalito. Ako nalilito kaya naglalagay talaga ako nito. Ayan, may ganito talaga ako sa screw ko na pang carb. Kasi minsan isang nakaka-half turn pa lang ako, di ko alam kung naka-full turn ako eh. Minsan nalilito ako, kaya nilalagyan ko na ito. Ganyan lang yan eh. So, factory specs, kung nag-ano kayo, balik nyo sa factory specs, kung isa sa mga stock nyo, motor nyo,
2.38 turns out. So close nyo muna siya. Ikutin nyo yung dandanan sa pag-ikot ng mixture screw. Kaya naman yan kahit hindi nagpapanda ng motor. Bakit tinatasan natin yung idle bago tayo magano? Para in case na malaman natin kung pag namatay yung motor, ibig sabihin pa-close na yung ating mixture screw. Pero kailangan na ma-hit natin yung tip para mas makaganda tayo na mas makakuha tayo ng best result. So, example lang 'yun. Kalimitan ng totoo ako. Yung idle ko, maintaining din naman 'yun. Tapos adjust lang ako sa pag yung pumupugak. Ay, pumupugak. Pag nagba-backfire, pero bihira naman ako ma-encounter niya. Pag pumupugak, ang nagiging problema ko lang eh yung aking CDI. Ibig sabihin na mawala tayo ng kuryente papunta dun sa spark plug na nagpo-provide ng ignition para dun sa ating ignition chamber para kumanda rin ating motor. Isang beses niya na hindi ko na ilak ng maigi yung aking CDI, tumatakbo ako ng bilis dahil may vibration, lumulubog na lumulubog yung connection ko sa CDI hanggang sa pumupugak-pugak na to. Pero kalimitan niya na encounter ko lang yun eh, alam ko CDI dahil natatanggal yung CDI ko nasa U-box. Ganun lang yung ginagawa ko. Kapag namamatay naman kayo, check nyo yung spark plug nyo. Kung mababa yung idle, taas-taas nyo konti kasi kalimitan namamatay talaga pag mababa yung idle. I-check nyo yung inyong spark plug kung worn out na, kailangan na palitan. May gap yan. Sa tip tsaka sa electrode ba yun yung nakaganon. Kaya may gap lang siya. Lean at reach naman, pag reach, black siya, no? Black yung ano niya, yung tip niya, pati yung yung tip niya tapos yung nakabalik kung ganun. Kalimutan ko mga tawag doon eh. Tapos pag lean naman, light gray siya o kulay kulay abo. So hindi magandang mixture 'yon. Depende lang pumunta ka sa medyo richer side. Wala nga ng power kaysa sa sobrang lean. Kung hindi mo mapapansin, maapektuhan yung engine mo at sa masamang kasamang palad pa eh mas masira yung engine dahil sa overheating. Napapansin nyo bakit sobrang init na ng motor nyo konti pa lang paanda. Ibig sabihin inner side, nasa inner side kayo. Check nyo rin kung bago kayo mag-adjust kung ano bang screw yung ina-adjust nyo, kung idle screw ba, kasi iba-iba yung type, iba-iba yung ano ng carb, kung air or fuel screw yung ina-adjust nyo. Gaya mo na nabanggit ko, kung nasa may bandang intake manifold, ibig sabihin, ito yung papunta na sa engine, papasok na sa engine, from card to engine, yung side. Ibig sabihin, fuel yun. Pag nasa may side naman ng air intake, which is nandun sa may air filter, ibig sabihin, air yung inyong ina-adjust. So, pag niluwagan nyo yung air, maglilin siya. Pag sinigipan nyo yung air, maglilin siya. So, ganyan the best nyo para madetermine mag-spark plug lead. Yun yung pinaka the best. Kasi hindi pwedeng basta-basta ka nalang mag-adjust ng carb nyo. Eh, hindi, gusto ko mag-adjust ng carb. Kailangan check nyo rin yung inyong spark plug. Yung sunog ng inyong spark plug kung lean ba o reach. Para alam nyo kung saan kayo magdadagdag kung sa air ba o sa gas. So, ganun lang mga idol. Ganun lang kadali mag-tune ng carb. Kung may problema kayo sa carb nyo, hindi stable, maaaring marumi yung inyong carb, palingis nyo, o kaya may mga components sa loob na sira na. So ganun, pag carb na nagsira-sira, parang kalintik-lintik na rin to mga sir, no? Dahil ito yung parang puso ng ano natin, ng motor natin. Eh. So ganun lang yung mga sir. Sana may natutunan kayo sa video na to. Don't forget to like, at kung bago ka naman sa channel to, don't forget to subscribe. Click mo na rin yung bell notification icon para in case may bagong content upload na ma-notify kayo. So, maraming salamat ulit sa inyo mga idol. Ride safe everyone. God bless. Okay, bago tayo magtapos. Pagod ako. Anong ginagawa mga sir? Okay, bago tayo magtapos dahil napakadami na itong nasa lista ko. Shoutout muna tayo mga sir. Shoutout nga pala dito kay Zam Wired, Argil Vega, Julius Tampaga Jr., Vlogger Art, Juan Caloy, Renz De La Cruz, Jerry Torres, Andy Perino, Lorenzo Nataniel, Kevin Chavez, Tadius, Paolo Tizon, Dave Jun Plata, Renz Jacob, Rain Patrick Lorbes, Jerome Langit, wow, Langit,
At dito kay Josriel Repulido at sa All Mio Club AMC Kabadbaran Chapter and to all at saka sa lahat ng AMC family. At dito rin kay Eddie Vlog at sa member ng YMFRC Albay at Kamarinisur. Uy, mga ka-ano ko to ha, babayan ko to ha. At dito sa ating mga motovlogger kay Rides Norman, kay Ride 120. Check nyo yung channel nila, ilalagay ko sa description sa baba. Check nyo mga motovlogger. Siyempre, supportan nyo yung mga motovlogger sa Pilipinas. Sariling atin yan. So maraming salamat ulit sa inyo mga sir, mga idol. Ride safe everyone. God bless. Bye bye.